Okay? Nandito pa rin po ako sa Pineview at phase 1 naman po ako kasi ngayon po ay kasama ko naman po si Sir Ace De La Torre. Siya po yung Subdivision Administrator. Good morning, Sir Ace! Good morning po. Sir Ace, ayan. Good morning. Sir Ace, ano na po yung update natin? Ilan na po ba yung mga community na nandito? Yun po residente. Sa ngayon na nakalipat, ngayon po ay mga 20 plus pa lang. Tapos ang actual turnover ko as of 2016 is around 42. So 42 na ang na-turnover na. Mm-hmm. So tapos may residente na 25 na sa loob. Mm-hmm. Tapos ano po ang kailang pag-stay dito sa Pineview? Okay naman sila, pero ang request lang nila yung street lights natin na pending na application ko kay Meralco. Hopefully this month matapos ko na, February. Wow! So sa February magkakaroon ng street lights dito sa phase 1. Mm-hmm. Wow! Ayan. Sir, ano naman po yung aqua naman? Yung tubig naman po, okay naman po ba dito? Sa ngayon naman po, okay naman siya. Ang major problems lang, halimbawa natatamaan yung main line, doon lang na-interrupt yung water. Pero kung wala naman siya, halimbawa, yung mahabang bagyo, walang kuryente, doon lang nagkakaproblema kasi hindi nagpa-pump yung pump natin kapag walang kuryente. Ang ginagawa lang namin doon is genset. Kapag nangyari naman yun, may genset naman si Phil and Bess para mag-supply pa rin ng tubig. So kahit merong, may bagyo, tapos pinapatay ang kuryente, hindi tatakbo ngayon. Tapos nag-set na tayo ng generator para kapag wala man ng kuryente, meron tayong tubig, may tubig pa rin. Okay. Kasi meron man tayong sariling tangke. Mm-hmm. Meron tayong sariling tangke. Sir, in terms naman po sa mga association dues, may binabayaran po ba as of now yung ating residente dito? Sa ngayon po, wala pa pong association dues, pero balak na po nila yung phase 1 pa lang. Phase 1. Mm-hmm. Dahil minamaintain naman po natin yung cleanliness ng phase 1. No? Sir, ganito mo talaga ang feel dito sa Pineview? Mahangin talaga siya? Mahangin talaga siya, tsaka presko yung pine trees natin. Okay. Pag lumaki na siya. Okay, ganito rin po mangyayari din sa phase 2, 3, sa 2, 3, and 4, ganito rin po. Maraming pine trees. Yan. Ano ba ba kinakailangan yung malamang update, sir, sa about sa Pineview ngayon? Sa Pineview, yun lang, sir. Sa ngayon kasi halos tapos yung development dito. Street lights na lang yung kulang natin as per HLURB. Yun. Mm-hmm. May tricycle na po pumapasok dito? Meron naman po. Kung kailangan nyo po ng tricycle, itatawag nyo lang po yung sa guard tapos hahanap sila sa labas. Okay. So automatic na pala yun. Okay. So sa lahat po ng mga nag-invest dito sa phase 1 ng Pineview, kung good news dahil magkakaroon po tayo ng street light na. Wala nang development dito kasi tapos na po yung mga bahay na naandito. Iniintay na lang po nating i-turnover yung iba. Plus meron na po almost 50 units na turnover yung 2016. Iba pa yung 2015. Yes. Tama po ba, sir? At meron tayong 25 na residente dito. Mismo nakatira. Nakita ko nga kanina may mga nag-expand na ng mga bahay at lupa. So sa mga nag-invest sa Pineview, congratulations ulit kasi po hindi po kayo magsisisi dahil po sobrang ganda ng inyong investment at sobrang lamig, mahangin, plus tahimik po ang lugar, no? Hindi katulad ng ibang subdivision na pagpasok mo ang ingay-ingay. Ayan. So congratulations. Thank you, sir. Ace De La Torre. Siya ang ating subdivision administrator.